Okay, game tayo ulit mga loads. Usapang ano naman tayo, pambobola. Ogis, bilog naman yung pag-uusapan natin. Medyo sumakit yung ulo ko doon sa vector analysis na yun. Kaya dito muna tayo sa madali. Okay loads, alam kong alam nyo na to. Si-share ko lang, baka nakalimutan nyo. Spherical wedge, mga loads, and yung loan natin. Wedge is yung isang slice ng ano, ng bilog. This one. So, volume yon. Then, your spherical loan, mga loads. Ito yung color blue na to. Okay. By ratio yung proportion lang to, mga loads. Meron akong ginawa rito. So, pinogram ko na to. For area, which is for your loan natin, then volume for width. So input mo lang yung radius niya. So kahit anong radius dyan. So kahit baguhin mo yung 6. So magbabago lang yung, magbabago to. Kaya ano yung pinaka-principle nito mga loads? So ratio and proportion siya. Na-ratio lang natin tong area doon sa total surface area ng sphere. So equal yun sa 4 pi r squared. Formula na. So, ito yan. Kaya naging ganito yan. Then, yung volume natin, i-ratio lang din natin sa total volume ng sphere natin, which is 4/3 pi r cube. It's 1. Itong mga blue loads, ito lang yung tatandaan lagi. Okay. So, dito tayo sa area. So, laging input mo dyan, so 0, 0. Pag 0 yung degree, 0 area ka. Then, pag maximum degree, yung isang buong revolution mga loads, so 360 degrees yun. So, isang surface area yon. Then, same din sa volume. 360, then isang volume yon. Kapag kukunin mo yung value at any degree, any central angle, say this one, alpha, kahit anong value ni alpha, input mo lang dito. So, kinalahati ko lang yung 360. Kung mapapansin yung mga load, lumalabas na kalahati din yung area. Yung total area. Same din dito. Kung 180 yung central angle mo, ito. So, ibig sabihin, hinati mo yan. So, kalahati din yung ibibigay sa'yo na volume. Or vice versa naman. Itong mga dilaw loads, ito lang yung input mo. Input. Then, output mo tong green. Then, itong mga blue. Yan yung pinaka-points mo na dapat tandaan. Okay, pwede rin yan. So, paano ko ito nakuha mga loads? Sa Excel kasi pwede kang kumuha ng slope niya or yung pinaka-line nung ito, nung data mo. Pinaka-linearity niya. So, ito M. Di ba meron tayong formula lagi sa line na y equals to mx plus b. Since sphere naman tayo, laging yung slope natin is 0. Ta-type mo lang dyan, loads, pagka-intercept. So, pwede rin yung A-intercept, makukuha mo rin dito. Mabaliktarin mo lang tong array natin. Ayan, di ba? So, instead na ito yung nasa gitna, ito yung gagawin mo nasa gitna. Letter A yung maibibigay, yung mx plus A. Yun yung maging A-intercept mo. So, ito yung para sa area, ito yung para sa volume. So, kaya ko nakuha to. So, ito lang yung ginamit ko. Na formula. So, that is equal to your, yan, m times your x na 180 for volume. Dito naman sa kabila. So, that is equal to your m with this times 180x. Another way to ng pag-program mga loads ng ganito. Ano? Pwede rin yung forecast dito. Forecast. Pinakita ko lang to. Baka sakali kasing ang problem nyo dyan ay line. So, makukuha mo yung equation ng line kaagad dyan. Gamit to. Sa calculator natin mga loads. Ito yung gamit ko at 350 ES plus. So, allowed naman to sa board exam nyo. So, mode 2 to lang tayo lagi dyan. So, ito yung pinaka-importanting concept natin.
Pag 360, 4 pi r squared ka for area, then for volume. Pag 360, 4 third pi r cubed. So, same lang yung mangyayari dito, mga log. Kukunin mo to 180 ka lang. So, yung y hat mo dyan, shift 155. Yung x hat mo is shift 154. Okay, so, walang problema dito. Kasi pang high school lang naman to subject. Meron pa ako ditong isa mga loads. Hindi lang naman to. Share ko rin to sa inyo. So, ito, medyo magandang pag-usapan na to. Magandang pambobola na dapat yung gawin natin. Pero mukhang nakakasawa yung pambobola mga loads. Pwede na, ano na lang tayo. Usapang, ano bang bilog? Melon. Usapang melon na lang tayo. Ano yung matatandaan nyo mga loads pag usapang melon? Usapang melon, kahit anong hiwa, kaya mong gawin sa kanya, di ba? Yung iba raw, usapang melon, natatandaan nila, ito yung mga pinagpala. Kaso hindi lahat, mainit ang Pasko. Yung iba raw malamig. So, eh talagang ganun eh. Siguro kulang sa inog, 'di ba? Pagka melon logs kulang sa inog, kulang sa tamis, hindi masarap. Eh walang bibili. Balik tayo dito. Dito tayo. Puro tayo kalokohan eh. Volume ng ito, sector yung tawag dito. So, yung meron kang cone, then isang cup, spherical cup. So, yung volume niyan is 2 third pi r squared h. Then, kapag spherical cup naman pag-uusapan natin. So, ito yon. Ito, maalala ko rito, may mnemonic sila dito mga loads eh. 3R. Volume. Ah, sige, ito yung ano, yung sa pans ng Henebra. So, volume yan, nag 3 point daw si Valdavid per V. Sumigaw raw yung pans ng mga Henebra. Ra, ra, ra. Mabuhay, Henebra. Henebra, Henebra. Fight. Tapos, nulit nila tatlong beses. Nag-get niya? Ako hindi. Kaya nga sabi ko noon, boo! Hindi kasi ako Henebra fans mga loads. So, pwede nyong gawin yon yung mga mnemonics para ma-memorize mo yung formula. Well, dito. So, away lang din. Ito naman yung share ko sa inyo. Pwede rin nakalimutan nyo yung mga formula. So, nasa inyo yon. Depende kung paano kayo dumiskarte. Okay, in terms of A naman mga loads ito. A. Tsaka height. Makukuha mo rin yung volume nito. Ito naman yung formula na gagamitin mo. Then for your spherical zone natin, ito medyo mahaba siya, 1 over 6, pi squared. So in terms of, yan, may R1 ka, may R2. Kasi dalawang cup yan, spherical cup or sigmoid natin. So ito yung zone yung nasa gitna. So kung titingnan mo, pwede mong kunin yung volume ng spherical sector dito or spherical segment dito. Isa. Tapos, kukunin mo rin yung volume nitong spherical segment na to, yung malaki. So, ma-minus mo lang yun. Yung matitira na volume doon, ito yun. Yung para sa zone mo. Kaya yan yung formula niyan mga loads. So, explain ko lang tong ginawa ko rito. Tulad ng sabi ko kanina, parang melon lang yan. Isa sa inyo kung ano yung hiwa na gusto nyo. Meron pa yan, yung spherical polygon, di ba? Yung iba-ibang ano. Okay, dito tayo. Ang tinatandaan ko lang dyan, mga loads. Ito, share ko sa inyo. Dito lang, volume ng sector. Bakit? Eh, nandyan lahat kasi. Anong lahat na ibig kong sabihin? Nandyan lahat. Nandyan yung volume ng
cone mo, andyan din yung volume ng spherical cup mo. So, wala akong hahanapin. Diba? Kung kahit anong hahanapin sa problem, malamang maibigay ko. Eh, nasa inyo yun, mga lods, ano? So, imo-model ko lang dyan, volume ng spherical sector. Ito lang yung tinatandaan ko niyan dati. So, lagi kasi tayo 0-0. Then, kung titingnan mo yung formula, mga lods, V, in terms of H, linear lang sila. Yung relasyon nilang dalawa. Diba? Di man naka, kung naka-squared si H, wala rin problema. Pwede mo pa rin silang ma-model sa forecast model mo. Okay. Ano naman itong mga loads? So, dahil 1 si H, ibig sabihin, yung formula ko lang dito, 2/3 pi r squared lang ako. So, mabilis lang tandaan. 2/3 lang siya sa area ng circle. Diba? Pi r squared, area ng circle. So, laging 2/3 nun, yun yung volume ko ng sector. So, ito lang yung tinatandaan ko. Bakit ganito yung ginawa ko, mga loads? Kasi, pag ikaw kasi gumawa ng sarili mong mga limit, eh, kahit saan ka magpunta, hindi mo makakalimutan. Ito yung sa akin. Ngayon, pwede rin kayong gumawa ng sarili nyo. Pwede nyo yung gawin na, ano to, yung radius niya. So, ito naman magiging 2/3 pi r cubed. So, kalahati ng volume ng sphere. Pwede rin yun. Kung ito ay gagawin niya siyang radius. So, nasa sa inyo yun. Kung saan kayo komportable mag-set ng ano nyo, ng points nyo. So, wala akong tinandaan. Kahit sa kanila, wala akong tinandaan. Ito lang. Ito lang yung dala-dala ko doon. Okay. Itong mga dilaw ulit, so yun yung input mo. So, paano natin magagamit to? Lagi nyo lang tatandaan, mga loads, para magamit nyo to, dapat meron ka lagi radius ng sphere. Kung dalawa yung base nyan, dalawa yung cup nya, so dapat meron kang H1 at saka H2. Or yung H1 minus H2 yung H na value. So, dito tayo. Kung mapapansin nyo, mga loads, at any value ko ng H1, to. So, kahit anong ilalagay ko rito, sabihin ko yan na 1.5. So, ibibigay niya sa akin yung ano, volume kaagad ng spherical sector. To, yung buong ganito. Let's say, sa base 1 yon. Ngayon, kung mag-input ako dito ng ano, ng H2 ko, to. Merong H1, tapos merong H2 dito. Sabihin natin na 2.5 to. 2.5. Magkakaroon din ako dito ng value, no? Volume ng para sa spherical sector. So, 2. When height is 2.5. So, ito mga loads, additional na lang to. Let's say naman, ang kailangan, ang binigay sa problem is volume. Tapos, given to. Tapos, kukunin yung height. O, di, eto yun. Kapag 30 cubic meter, 25, so ito yung mga value nun. Okay. So, pag ma-model mo kasi ng ganito mga loads, kahit anong itanong ng problem, maibibigay mo. So, kung kailangan niya, volume nung cup 1, yung segment 1, edi, eto lang yun, di ba? Paano ito nakuha, mga loads? So, ito yan. Ito, minus volume nung cone 1. Si cone 1, paano, saan ang galing yun? Bigla ko nagkaroon yan. Kung height ko kasi is equal to 1.5, mga loads, kakabuha ko dyan ng triangle parang ganito. Diba? Kung radius yan, minus ko nitong height na to. Ito yon. So, ito yung value na yun ng R minus H. Kung mayroon akong value nito, mayroon akong value ng A. Ito yun. Ha?
So r squared minus 4 r minus 8 squared. So ito yung value ni a. Meron din akong magiging area ng base. Ito. Then, kung may area ako ng base, may makukuha ko rin dyan yung ito, yung volume ng cone, which is 1/3 ng base times height. Same din dito sa base of ito. For example, yung height mo dyan ay 2.5. So, ito, automatic, r minus 2.5. So, ito yun. So, magkakaroon ka rin ng panibagong value ni A at panibagong surface area ng base, then panibagong volume ng cone para sa height na to. So, ibig sabihin, kung ito yung height ko, meron akong volume ng cone dyan equal dito. Therefore, diba, ito yung spherical sector mo. Kukunin mo yung volume nitong cap, yung minus mo lang to, which is this one. Okay, ito yon. Same din sa 2. Kung ang height mo naman, mukhang ng ganon. So, ito lang din yon. Volume ng spherical sector, ito yon. Maminus mo to. Kaya ito ang magiging sagot. Okay. Ngayon, so pinarehas ko yan ng radius. Ibig sabihin, isang spherical lang, isang sphere lang sila. So, meron yan silang zone. Kasi magkaiba sila ng ano eh, ng volume. Yung isa 83, yung isa 50. So, yung difference nitong dalawang volume na to, di ba yun yung volume nung sa gitna mo? Kaya ito yung magiging sagot. Ito, minus ito. So, all in one package ka ngayon. Kung gusto mo naman yung value ng height, edi ito lang yan, di ba? 2.5 minus 1.5. Kaya naging 1 meter yan. So, isang anuhan lang ako, isang program lang ako, ang input ko lang tatlo, o sabihin natin na 5 na yan, nandun lahat ng sagot, mga loads. Wala ka nang hahanapin pa, nandyan lahat ng element yan. Yung angle lang yung wala. Siyempre, kaya-kaya na yan kung angle yung pinapahanap, di ba? Pero wala akong ibang ginamit na formula. Ito lang. Kaya, ang problema naman ito mga loads, paano kapag binigay ito? Tapos height yung unknown. Ayun lang. Ako dati mga loads, dito ko kinukuha. Napapansin nyo, isa, dalawa, tatlo. Tatlong equation yan mga loads. Lahat ng equation na yan, in terms of height yan, at saka yung radius naman natin, constant yan. In terms of height to lahat. So, doon ko lang yung kinukuha. Tapos, kinakalculate ko lang. Shift calculate pagdating sa, ano natin, sa calculator. Or pagdating dito, kumitan ko ng ito, solver lang. Bubuo lang ako ng equation gamit ito. Tatlo na. So, itong dulo naman mga loads. So, ito rin yon. Forecast din to. Interpolation din to ng surface area naman. So, yung total surface area mo naman dyan is 2 pi r times height. At any ano, any cap, any height na ibibigay sa'yo. Yung magiging surface area nito, ito yon. Yung circumference multiplied lang ng height na yon. So, ito lang ulit yung ano ko, pinaka points ko dyan. So, kapag si height ko ay 1, so 2 pi r lang ako. Circumference lang yung input ko rito. Then, at any value ng height, na ano ko doon, meron akong surface area na makukuha. Or at any surface area na given, makukuha ko yung, ito, mapuporecast mo. Forecast yan mga lansa. Yung kanina, mapapansin nyo dito, ginamitan ko nito. Pwede rin ganito. Pwede rin rekta ka. Forecast ka naman. Ayan. May ari ka naman eh. Ari. So, in calculator mga loads, ganyan. Kung volume nung ano, ito, ano to, area pala to. Palitan natin yung mga loads. That is 4. So, ito lang yung important points mo doon.
pag volume, so volume ng sector yung pinag-usapan natin. So 0, 0, ang input mo lang 2/3 pi r squared. 2/3 ng area ng circuit. Kapag surface area naman ang kukunin mo, ang input mo lang lagi kay y, circumference. Then, yan na, makukuha mo na, volume ng sector at any height, then height at any volume. Same din dito. Area, surface area at any height, then ito namang x hat, pag given is surface area, makukuha mo yung corresponding height niya. So, parang milon lang, di ba? Ikaw yung may hawak ng kutsilyo, mga lods, kapag ganito yung problem. Dapat magaling kang umiwa. Pangit pakinggan yung iwa. Dapat magaling kang mag-slice. So, ganun lang yung diskarte. Nasa sa inyo, mga lods, ha, kung i-adapt nyo yung interpolation, ito lang yung mga important points dyan sa Python. Okay. So, sa calculator, ganito lang yun. Input. Sanayan lang to, lods. Once na masanay ka gumamit nun, then walang problema. Then, alamin mo lang yung kahinaan niya. Saan siya magiging mahina? Kapag anon tong tatlo. Kapag wala yung bingin. Dapat laging present yung tatlo. Pag isa dyan wala, automatic babalik ka rito, mga lods. Pero pag yung tatlo, given, wala kang problema. Diba? Sagot ka ni Milon. Okay? So, nice game ulit tayo. Nice game. And sabihin nyo lang, mga lods, kung anong gusto nyo yung topic. So, mahirap din mag-isip eh. Kung anong magandang i-discuss. Pero ang naiisip ko ngayon, napapansin nyo, puro lang ako interpolation. So, mode 2 to. Magsawa kayo muna rito. Ano? Kasi maraming application to. So, lahat ng pwedeng applyan, a-applyan natin. Okay, nice game, nice game. Thank you. Thank you.